Nang marating namin ang lab, ay nakahanda na ang lahat ng equipment na kailangan. Pinagsuot din kami ng kanya-kanyang lab gown, iyong puti na parang sa hospital. Ang result ang magiging grades nyo, kaya pag-igihan nyo, humanap kayo ng kanya-kanya nyong grupo, anang ng teacher. Mabuti na lamang at kasama ko na si Lisa. 3 members in one group. Nagsabay ang dalawa sa pagtawag kay Eric, pero hindi sila nito pinakinggan. Sa halip ay humakbang ito palapit sa akin. 3 members na tayo, nakatawang Aniya. Okay na bang lahat? Tanong ni teacher namin. Okay, mag-start na kayo. Ang lahat ng grupo ay kinailangan magpakulo ng tubig mula sa ulan. Bakit kailangan tubig ulan? Tanong ng teacher. Kumpara po sa mineral, ay mas mataas ang boiling point nito. 97% lamang ang sa mineral, samantala umaabot naman sa 100% ang tubig ulan. Sagot ko. 2 points para sa grupo ni Christine. Pamumuri ng guro sa akin. Gamitin niyo ang thermometer para masukat ang boiling point nito. Anang ng teacher. Ako sanang sasagot, pero alam mo pala yun. Ani ni Eric. Mag-ingat ka dyan, baka ka mapaso. Saan niya muli, naririnig ko naman siya pero mas pinili kong huwag umimik. Ma'am, ipinatatawag po kayo sa dean's office. Mukha ni Paolo ang bumungad sa harap ng pinto. Inutusan po ako ni Dean na palitan muna kayo sa pagbabantay ng freshman. Nakangiting Aniya. Nilingon ko si Eric para makita kung okay lang ba iyon sa kanya, pero nabasa ko ang bulong ng labi niya. Si Mami talaga? Nang magtama ang mata namin ay makahulugan ang ginawa niyang reaksyon. Nagpatuloy kami sa proyektong sinabi ng guro. Gumawa si Eric ng solvent na kulay asul dahil sa kulay ng sabon. Matingin ako ng ginawa mo, Eric. Ani ni Chloe, tsaka lumapit sa gitna namin ni Eric. Wow, ang ganda! Kinuha niya ang babasag niyang equipment kung saan nakalagay ang ginawa ni Eric. Tignan niyo guys, ani ni Chloe, tsaka pinakita sa mga kagrupo niya. Ang ganda ng gawa ni Eric. Huling pamumuri pa niya bago niya iabot pabalik sa akin. Hindi ko pa man naaabot ay nabitawan o sadyang binitawan. Dahilan para mabasag ito sa sahig. Halan ako! Anong ginawa mo, Christine? Bulungan ng mga kaklase ko. Hala, ba't mo binitawan? Sa huli ay ako pa ang nasisi. Ano, lilinisin ko na lang. Saad ko, yumuko ako para pulutin ang mga nagkalat na bubog. Huwag mong pulutin, ani ni Eric na pinigilan ang kamay ko. Kaagad namang nakakuha ng walis at dustpan si Paolo. Nasugatan ka ba? Tanong pa ni Eric. Sorry, nabasag ko. Nakayukong saad ko. Akala ko ay magagalit sa akin si Eric dahil alam kong maliit ang pasensya niya pagdating sa mga bagay na pinaghirapan niya. Naaalala ko na minsan na niyang sinigawan ang kaklase naming babae sa Maynila nang matapon ang project niya. Kaya kong gumawa ng bago. Ikaw ang mas inaalala ko. Aniya, binawi ang kamay ko pabalik. Okay lang ako, senior. Pupunta lang po ako ng CR. Saad ko. Hindi ko hinintay na sumagot pa siya at lumabas na ako. Pakiramdam ko ay nahihirapan na akong huminga sa eskwelahang ito. Parating nakatanaw ang lahat ng estudyante sa tuwing lalapit sa akin si Eric. Panay ang pagbabanta ni Mary Jade kahit lumalayo na ako. Inay, kung maaari po sana, ay huwag niyong banggitin sa itay na lalaki ang anak ng amo niyo. Nakikiusap na saad ko kay inay, Sabado ng tanghali habang pauwi kami mula sa palengke. Oo anak, naintindihan ko, ngunit inaalala ko, paano na lamang kung malaman ang itay mo? Ako na lamang po ang bahalang magpaliwanag sa kanya, Nay. Si Eric ay mabait na bata. Masyado lamang nadadala ng pagka-spoil niya. Kaya kung minsan ay nagiging sakit ito sa ulo ng mami niya. Masasaan ba't makakahanap din iyon ng babae magpapabago sa kanya? Natatawang ani ni inay habang nakatanaw sa akin.
Ano pong klaseng tawa iyan? Kung titigan niyo po ako ay tila tinutukso niyo po ako sa lalaking iyon. Nahihiyang saad po. Wala akong hangad na ganun anak. Ikaw lamang ang nag-iisip. Ani ni inay, bumaba kami ng tricycle pagtapat nito sa tarangkahan namin. Malayo pa man ay rinig na rinig na namin ang malakas na tawa ni itay kasama ang kaharap niyang bisita. Isko, sino bang bisita natin? Ani ni inay kaya't sabay pa silang lumingon sa amin. Eric? Gulat na saad po. Nakangiti ito sa akin, ani mo'y ganun talaga kami ka-close. Napakurap-kurap pa ako nang dambahin ako ni Brownie. Brownie, come! Ani ni Eric. Dumalaw lang po ako. Aniya pa o sinanay ang kausap. Hindi niya ako pinansin. Naku iho, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nagsabi sa akin na dadalaw ka? Tarantang ani ni inay. Gusto ko po kayong sorpresahin. Nakangiting sagot niya na naman, ngunit ngayon sa akin naman siya nakatingin. Tila ako ang sinabihan niyang nais niya akong sorpresahin. Sa katunayan ay sasama po ako kay Tito sa bukid. Maligayang anito. Ano naman ang gagawin niya dun? Wala naman siyang alam sa mga gawaing bukid. O siya, iho, tayo na para mailibot pa kita ng matagal-tagal. Ani ni itay. Kaya siya anak, ikuha mo ng sambra at pajamang pangbukid itong kaklase mo. Sa panahon ngayon ay bibihira ang mga lalaking may interes sa bukid. Natawa-tawang saad ni itay. Agad labi kong tinungo ang aparador ni na itay para kumuha ng damit pang bukid para kay Eric. Paano niya kaya natuntun ang bahay namin? Nakakahiya kay Ma'am Myla kapag nalaman niya to. Napakagwapo mo iho. Naaalala ko tuloy nung kabataan ko ay ganyan-ganyan din ang itsura ko sa'yo. Ani ni itay. Gusto kong sapuhin ang noo ko sa hiya. Kaya po pala nagkaanak kayo na kasing ganda ng mga diyosa. Hindi ko alam kung pamumuri ba iyon o nangiinis sa paraan kung paano tumawa sa Eric. Eto, magpalit ka na. Saad ko nang iabot ko ang mga damit na isusuot niya. Sinadya niya pang damputin ang kamay ko kasama ang damit, tsaka ito tatawa-tawa. Pakihawakan mo muna. Iniabot niya sa akin ang tali ng aso niya. Ayoko pa sana itong tanggapin, ngunit lumapit na sa akin si Brownie. Ma, paano po bang nalaman ni Eric ang bahay natin? Maya-maya'y tanong ko habang naggagayak kami ng pananghalian na dadalhin kina itay. Ano bang malay ko sa batang iyan? Natatawang ani ni inay. Nakakatuwa dahil dinalaw niya tayo, hindi ba anak? Ani ni inay nang lingunin ako. O, ano't nakasimangot ka? Di mo ba gusto ang batang iyon? Mabilis ako napalingon kay inay na may halong pagkabigla. Ano pong gusto? Siyempre po, hindi ko siya gusto. Ba't ako magkakagusto kay Eric? Mabilis natutol ko. Ang ibig kong sabihin ay hindi mo ba gusto ang ugali ng batang iyon? Pagtatama ni inay sa mani-interpretasyon ko sa sinabi niya. Kung ano-ano kasi ang iniisip mong bata ka? Nanunuksong ani ni inay. Halika na at baka gutom na ang mga iyon. Saad pa ni inay nang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Ano't nakahubad ang batang iyan? Bungad ni inay nang makarating siya sa kubo. Palibhasa'y mabagal ako maglakad kaya't huli na nang makita ko ang magandang katawan ni Eric. Mukhang namalagi ito sa gym, dahilan para maabot niya ang magandang hubog ng mga muscle sa braso, dibdib o kahit pa sa tiyan nito. Nainitan daw siya kaya nag-alis ng damit. Pangangatwira ni itay. Kaya siya anak, tumungo ka sa manggahan at manungkit ka ng bungang hinog doon. Nawala lamang ang paningin ko kay Eric dahil sa utos ni itay. Ibinaba ko muna ang basket na dala ko. Sapat na po ba ang walong piraso, tay? Tanong ko. Samahan na kita. Pakiramdam ko ay mula nang dumating si Eric ay hindi na nawala ang pagkakangiti nito. Hindi ako kumibo. Itinali sandali ni Eric ang aso niya sa gilid ng kubo tsaka sumunod sa akin. Baka umitim ang balat mo. Kahit paano ay nag-aalala din ako. May body cream akong in-apply sunblock yon para hindi ako masunog. Tugon niya habang sinusundan ako. Bakit ka ba pumarito? Baka magalit si Ma'am Myla kapag nalaman niyang nandito ka.
Alam niyang nandito ako. Napahinto ako sa paghakbang kaya nagkasabay kami. Ito sana ang unang araw ng trabaho mo, pero mas pinili kong pagpahingahin ka dahil sa dami ng activities ng school. Bakit ka ba lapit ng lapit? Dati naman na hindi mo ako kinakausap. Sa wakas ay nasabi ko, parati akong walang pagkakataon na kausapin siya dahil sa mga nakapaligid sa kanya. Pumunta siya sa harapan ko. Ikaw lang yun. Ikaw lang ang hindi ko makausap sa akin. Hindi ko alam kung tama ang nakikita ko, pero tila may pait ang bawat linyang binitawan niya. Sa tuwing kakausapin kita, ay nagbababa ka ng tingin kung nasa Maynila tayo. Tuwing tutulungan kita, ay mabilis kang lumalayo. Ang sabi ng mga klase natin, ay nakakatakot ako kaya naman ang desisyon akong tigilan ang kakasunod sa'yo. Pero bakit niya ako sinusundan? Kinausap ako ni Mary Jade. Pilit kong inilayo ang paningin ko. Ibinili niya na lumayo ako sa'yo kaya kung pwede, kapag nasa school tayo ay huwag mo na akong kausapin. Hindi nila hawak ang buhay ko. Kaya lalapit ako sa gusto kong lapitan. Walang interes na aniya tsaka niya kinuha ang kamay ko. Pero ako ang ginagantihan nila. Saad ko tsaka pilit na binawi ang kamay ko. Pero hindi ko iyon nagawa nang humakbang palapit sa akin si Eric. Huwag kang mag-alala. Sa Lunes ay ibibilin kong dumistansya siya sa akin at tigilan ka niya. Okay na ba? Ang huling sinabi niya ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Lalo pat ibinulong niya iyon mismo sa tenga ko. Kaya tayo na para kumuha ng mangga. Hindi din alam ni Tito na anak ako ng Ma'am Myla mo. Nakangising aniya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin nang makita ko ang ngising niyang iyon. Basta kusang humakbang ang paa ko para sumabay sa pag-akay niya. Magkaibigan si Mami at ang Mami ni Mary Jade. Kaya kami naging magkaibigan. Bakit mo ito sa akin sinasabi? Tanong ko. Wala lang. Baka isipin mong gusto ko si Mary Jade eh. Natatawang aniya kahit wala naman akong pakialam. Bilisan mo na ang pagkuha ng mangga. Baka mapagalitan tayo ni Itay. Nakangiwing saad ko. Sinabi ko kay Tito na magkaklase tayo. Sabi niya ay bantayan daw kita, lalo na kay Paulo. Sa ikawalong bangga na pupulutin ko, ay napalingon ako dahil sa sinabing iyon ni Eric. Gusto mo si Paulo? Maya-maya ay saad niya. Baliw ka na. Umugong ang malakas na pagtawa niya. Ang cute mo kapag naiinis ka. Dugtong pa niya habang hindi nawawala ang pagtawa niya. Mas gwapo ako doon kaya huwag mong gustuhin yun. Napakunot ako ng noo. Eh ano naman kung mas gwapo siya? Hindi ko naman tinatanong. Nawala ang pagtawa niya nang mapansin niya ang pagtitig ko. Ako na ang magdadala ng basket. Aniya pa tsaka niya inagaw ito sa akin. Napailing na lamang ako. Ang tagal niyo, patapos na kaming kumain ng inay mo. Ani ni Itay. Magsabay na lang kayo at mamimitas ako ng putas para maiuwi ni Eric. Anak, ipaghain mo si Eric. Bilin pa ni inay bago sila umalis ni Itay. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga pangyayaring ito. Tila ba pinagtutulungan nila akong tatlo? Siguro naman ay kumakain ka ng talangka at sugpo. Tanong ko bago ko buksan ang baunan ng pinaglagyan namin ni inay. Talka? Nakangiwing ani ni Eric. Napabuntong hininga ako. Ito ang dala naming ulam. Inalis ko ang takip. Oh, it's a crab and tempura, right? With coconut. Gusto kong sapuhin ang noo ko. Ayaw pa niya ng sugpo at talangka. English pa ang gusto. Halika na, kumain na tayo. Anyaya ko sa kanya. Ipinagsandok ko lang naman siya ng kanin kahit ano kaya ang kangiti-ngiti. Siguro kung napupunit lamang ang pisngi, kanina pa nagkapunit-punit ang mukha niya. Taste good ha? Si titang nagluto? Aniya habang abala sa pagbabalat ng sugpo. Kumain ka lang. Anyaya ko sa ilang minuto na pagkain namin ay hindi talaga nawala ang pagkakangiti niya. Minsan nahuhuli ko pa siyang tinititigan ako. Baliw na yata talaga to. Tara, puntahan natin sila Itay. Anyaya ko nang makapagpahinga kami. Magdamit ka na, baka liparin ka ng hangin. Biro ko. Sus, alam ko namang nag-e-enjoy ka sa pagtitig sa mga abs ko. Natatawang aniya din kaya lihim akong napabungis-ngis.
Tayo na, isama mo yung anak mo. Patungkol ko kay Brownie. Tumayo na ako at naglakad palabas ng kubo. Malamlam na ang panahon kaya hindi ko na sinuot ang sombrero ko. Nauna pa silang dalawa sa akin nang itakbo siya ni Brownie hatak ang tali nito. Napatawa ako ng malakas matapos siyang masubsob sa damuhan. Ah, tinatawanan mo ko? Nagbabantang aniya. Hindi. Depensa ko kahit natatawa pa din ako. Bakit naman kita tatawanan? Hindi eh, tinatawanan mo ko. Aniya tsaka bumangon. Ikaw ha? Aniya pa tsaka nagtatakbo palapit sa akin. Kaya nagsimula na rin akong tumakbo palayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin sa oras na mahuli niya ako. Basta lalayo ako. Kapag nahuli kita, makikita mo. Banta niya habang patuloy sa paghabol sa akin. Ano ba? Hindi nga kita tinatawanan. Saad ko pero hindi pa rin siya tumigil. Pati si Brownie ay nakihabol na rin sa amin. Tumigil ka na kasi. Saad ko. Sandali pa akong lumingon para alamin kung gaano nakalayo ang distansya namin. Pero dalawang hakbang na lang pala hanggang sa mahigit niya ang kamay ko at tuluyan niya akong ikinulong sa bisik niya para hindi na ako makawala. Huli ka! Aniya pa habang tumatawa sa gitna ng hingal na tinamo namin pati si Brownie ay naglululundag tila tuwang-tuwa nang mahuli ako ng amo niya. Ngayon ka tumawa sa harap ko. Nakangiting aniya. Naging seryoso ang mukha ko at tila bumilis ang tibok ng puso ko. Anong pakiramdam na ito? Hindi kami natinag sa posisyon namin kahit pa bumubuhos na ang malakas na ulan. Tila huminto ang buong paligid. Napakalakas ng ulan, ngayon pa talaga kayo naglarong mga bata kayo. Nangangaral ang tinig ni inay sa di kalayuan. Dahil sa malakas na ulan ay hindi na namin siya matanaw. Binitawan ako ni Eric. Sorry, saad ni Eric. Kahit yata umuulan ay nag-init pa rin ang pisngi ko. Patakbo akong bumalik sa kubo para sumilong at kinundin si Eric. Linggo ng umaga ay nagising ako na makatanggap ako ng mensahe mula kay Eric. Inaasahan ko na ito matapos niya akong kulitin sa number ko kahapon. Kesyo kailangan daw na may number kami sa isa't isa bilang amo ko siya. Pupunta ka ba ngayon sa kondo ko? May mga labahe na kasi ako. Tinatamad pa sana akong gumising kaya lang ay kailangan kong gampanan ang tungkulin ko. Sayang din ang perang ipasusweldo niya kung sakali. Nay, pupunta na po ako doon sa anak ni Mamayla. Kaalam ko kay inay, kaharap niya si itay kaya hindi ko maaaring banggitin ang pangalan ni Eric. Day off sana ni inay ngayon, kaya masarap sana magpalipas ng oras ngayong kompleto ang aming pamilya. Pero wala naman akong pamimilian kaysa magmorokolyo ang uniko iho ng mga Villamayor. Oh, madadaanan mo ba iyong bahay ni Eric? Tanong ni itay. Idaan mo sa kanya ito. Inilabas niya ang basket na puno ng kung ano-anong prutas. Kung sakali na alipustahin ka ng anak ni Mamayla, ay magsabi ka kaagad kay Erica. Bilin pa ni itay. Napalabi na lamang ako palibhas ay wala siyang kaalam-alam na ang taong pupuntahan ko ay ang taong tinutukoy niya din. Hindi niya iyan naiuwi kahapon dahil sa malakas na ulan. Paliwanag pa ni itay. Paano kaya nakuha ni Eric ang tiwala ni itay? Ikahapon lang naman sila nagkakilala. Sa halip na lumutang na naman ang isip ko, ay umalis na ako bit-bit ang basket na pinadala ni itay. Nag-abang ako ng sasakyan patungo sa lugar kung nasaan ang kondo ni Eric. Papunta na ako. Reply ko sa kanya. Tahimik akong nanood sa mga dinaraanan ng sasakyan hanggang sa muling nag-vibrate ang phone ko. Brownie, yan ang passcode. Ganun niya talaga kamahal ang aso niya. Ultimo sa passcode ng bahay niya ay ito pa rin ang ginagamit niya. Napangiti ako. Ang bully na tulad niya ay may malambot din palang puso sa mga hayop. Bumaba ako sa tapat ng unit niya tsaka ako binuksan ang brown na gate na iyon. Pagdating sa entrada ng bahay ay naroon ang maliit na mga button na may mga letra. Pinindot ko ang mga letrang Brownie. Pinihit ko ang doorknob at bumukas nga ito. Nanlaki ang mata ko. Hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng malaking bahay. Pero ang tumira sa ganito kalaking bahay,
ang iisang tao ay hindi ba kamangha-mangha? Nasisiguro kong mamahalin ang tile sa sahig na kulay itim, ngunit animoy may gold na bitak-bitak na disenyo ang bawat piraso nito. Samantala, ang mga pader ay may mga nakadikit na mamamahaling bato. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa gitnang bahagi. Nilinga ko ang paningin ko sa kanan kung saan naroon ang kusina. Hindi, hindi lang basta kusina. Tatlong bahagi ang kusina na iyon. Ang pwestong pahalang ay may kulay asul na ilaw na napapalibutan ng mga nakasabit na wine glass. Ang nakadisenyo doon ay ang mga iba't ibang alak na tsaka nagmula pa sa ibang bansa. Ang isa pang bahagi ay kinabibilangan ng mga mamahaling gamit na ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Tanging ang refrigerator na double door lang ang kilala ko sa mga gamit na narito. Inilinga ko pa ang mata ko sa dirty kitchen niya. Hindi ko alam kung dirty kitchen bang matatawag ito. Kahit piraso ng uling o kahit pangingiti man lang sa mga gamit ay wala akong makita, tila mga bago ang lahat na gamit na narito. Ibinaba ko ang basket na dala ko sa mesa, tsaka ko sinilip kung nasaan ba si Eric. Eric! Tawag ko pero umi-echo lamang ang boses ko. Eric, nandito na ako. Pag-uulit ko pa. Halinghing ang tanging narinig ko kaya bahagyang kinabahan ako. Bakit ganon? Hindi niya ba pwedeng sabihin na bakit? O kaya nandito ako? Eric, nasaan ka? Nakagat ko ang labi ko dahil sa kabang namumuo sa dibdib ko. Bumukas ang pinto ng isa sa mga kwarto at lumabas si Brownie. Tahol nito sa akin. Tumakbo pa ito palapit para hatakin ang bandang hita ng tukong nasuot ko. Pinipilit niya akong pumasok sa kwarto. Nang humakbang ako para sundan siya, ay muli siyang tumahol-tahol. Inabutan kong nakabalot ng kumot si Eric at pulang-pula ang pisngi nito. Eric? Eric! Patakbo akong lumapit para salatin ang noo niya. Ang init! Nilalagnat ka pala. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Kalmado ngunit naiinis pa rin ako. Nagmulat siya ng mata at bahagya pang ngumiti sa gitna ng pangangatal niya. Okay lang naman ako. Tatawagan ko ang mami mo. Saad ko pero hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako. Ang init niya talaga. Huwag na. Okay lang ako. Baka magalit pa yun. Uminom ka na ba ng gamot? Nag-aala lang saad ko. Mula kagabi ay hindi pa ako kumakain. Wala akong panlasa. Ice, siguro ay dahil yan sa ulan kahapon. Inis na saad ko. Sandali, ipagluluto kita ng lugaw para makainom ka ng gamot. Saad ko pa. Tumayo ako pero tumayo din siya. Oh, saan ang punta mo? Ngayon ko lang makikita na nagluluto ka kaya gusto ko iyong panoorin. Nababaliw na anito. Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. Nihibang ka na ba? Mahiga ka na lang dyan. Sandali lang naman iyon. Hindi ko na maiwasang hindi siya sigawan. Ang cute mo talaga. Nakangiting aniya na naman. Nagahalusinate na yata siya. Kamunti ka na siyang matumba. Mabuti na lamang at naalalayan ko siya agad. Chinachansingan mo ko ah. Aniya patungkol sa kamay ko na ngayon nasa dibdib niya. Umiwi ako tsaka siya binitawan. Napatingin ako sa aso niya na nakatagilid ang ulo't nila inaalam ang ginagawa namin ng amo niya. Nauna akong tumungo sa kusina niya at naghanap ng ilang sangkap. Sinadya kong damihan ng luya ang lugaw na ginawa ko para makatulong sa mabilisan niyang paggaling. Nilingon ko pa siya minsan na ngayon nakapangulumbaba habang nakaupo sa mesa at abala sa panonood sa akin. Talaga bang may sakit siya? Napangiti ako dahil sa itsura niya. Buong linggo kasi ay napaka-cool palagi ng suot niya, kundi mamahaling damit kaparehas ang jeans na itim na may tatak ng Louis Vuitton. Kumpara ngayon na ternong pajama at long sleeve na stripe ang suot niya. Ito na, inilapag ko sa harap ang mainit na lugaw. Pagtapos ay tawagin mo ko para makainom ka ng gamot. Bakit? Saan ka pupunta? Sabi mo ay wala ka ng damit. Saad ko. Si mami ang 50% stockholder ng mall malapit sa school. Bukod doon ay may sarili akong laundry machine dito. Kaya bakit ako mawawala ng damit?
Hindi ko alam kung ginagawa niya ba akong tanga o sadyang pinagyayabang niya lang kung gaano kayaman ang pamilya niya. Dito ka lang sa tabi ko. Ayokong mawala ka sa paningin ko, baka lalo akong magkasakit. Kung maayos lang siguro ang kalagayan niya, baka naihampas ko sa ulo niya iyong mamahaling kawalin nila.